presensya dito, our mayor, Honorable Edna B. Sanchez, to our vice mayor, Honorable Armenio Silva, to all the municipal councilors in SB, ABC President Larry Pangilinan, and all the barangay captains, to our municipal administrator, Attorney Art Jun Marasigan, department heads, section heads, to our chief of police, chief, Colonel Sibalo, and all the PNP force of Santo Tomas, to my fellow workers in the local government unit of Santo Tomas, and to the early clients of our municipality. Magandang umaga. Today, June 19, we commemorate the birthday of our national hero, Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonga. I am lucky that one of the topics for the month of June is about Dr. Jose P. Rizal. He is one of my three admired personalities in the Philippine history. The two others are President Ferdinand Marcos and Senator Benigno Ninoy Aquino Sr. For me, the three of them are the most prominent figures during their time. And they are my idols in terms of public speaking. Anyway, just a short look back about the biography of Dr. Jose P. Rizal. He was born in Calamba, Laguna, on this very same day, June 19, 1861, the seventh child of Francisco Rizal Mercado and Teodora Alonso E. Quintos. At the age of five, he learned to read and write. He showed a tremendous and exceptional intelligence. He was outstanding during his elementary, high school, and college education. During the Spanish colonization in the Philippines, he traveled to different countries like Japan, Spain, Germany, etc., etc. There he learned how to speak several foreign languages. During his stay abroad, he fought the Spaniards through his works and by his writings. When he returned to the Philippines, he was exiled to the Pitan. And later, he was sentenced to death through firing squad. At the age of 35, he sacrificed his life for the independence and freedom of our country. And up to date, he was remembered, and he will always be remembered by the coming generation, that Dr. Jose P. Rizal is our national hero. Ika-isandaan at 56 na paggunita sa kaarawan ng ating pambansang bayani, sigat Jose Rizal. Ang kanyang kabayanihan at pagkamakabayan, paano ba natin ito magagawa bilang tayo ay nagtatrabaho at naglilingkod sa ating munisipyo? Simpleng-simple lang po, pumasok tayo ng tama sa oras, maaga, sana walang nalilay. Maglingkod ng tama at wasto sa ating mga kliyente.
magsuot ng damit na tayong presentable at huwag na huwag gagawa ng kalokohan dito sa munisipyo. At yan ang batas ko sa mga tao. Sa traffic ko ay nawala na ang kotong. Kaya ako, pinakikita ko kahit papano, hindi ako naging pulis, hindi ako naging sundalo. Yung pagiging makabayan, may papakita natin. At ako'y nagtataka, minsan dito sa pinagawang sidewalk na may bricks, yung iba doon pa'y sinasampan sa sakyan. Huwag naman mo tayong ganun. One way doon, doon padadaan. At nasaan doon ang pagiging makabayan natin? He wanted change during the Spanish colonization. Mamulat po ang isip ng mga Pilipino. Siya nagmulat para magrevolusyon ang buong sambayan ng Pilipino laban sa mga Espanyol. Hindi ko sinasabing tayo magrevolusyon dito, ha? Ngayon, paano tayo sa pagbabago? Parating na po ang cityhood ng Santo Tomas. Inihiling po ng lahat na tayo magtulong-tulong tungo sa pagbabago ng ating bayan sa Santo Tomas. Nang kami po ay nasa Clark, na ikwento ko, yun hong kailangan ho, ito'y pakinggan nyo ng ayos, lalo na ho yung mga nasa likod. Sapagkat ito ho ay hindi nalimbag, hindi nyo napag-aralan ito. Istorya ni Rizal dito sa bayan ng Santo Tomas. At alam ito ng mga taga-bayan. Si Rizal po, yung panahon ni Mayor Liding Laurel, ay inilagay doon ang kanyang bantayo sa ating simbahan. Subalit, na kay ang mga praile, ang mga payat-pare, ay talagang may galit sa kanya. Pinalis po doon. At ako ho ay nagpapasalamat kay Sir Daniel. Dahil sa month of June ho kami na ilagay. Ay ma, yung aking idolo ay aking makakapagbigay ako sa inyo ng kwento. Pinahanap ko po sa mga kasama ko sa office kung nasaan si Jose Rizal. At ito'y nakita ko na doon na po sa primary. Hindi ko pinayagan ni General Miguel Malvar doon sa central dahil nadudun na siya eh. Kaya naman ho, alam na ho ito ng mga hepet na ikwento ko na ito. Kaya pala ho, pati dito sa kay Matandang Laurel sa Medjunction, hindi siya pinayagan nung panahon yun. Dahil si Jose Rizal pala ho ay sentensyado. Baka ho ito'y mabaril doon, kaya kung maaari, tinago na ho dito sa primary. At may padala pong sulat ang pamunuhan ni General Miguel Malvar upang ipaabot sa pamunuhan. Kasi po si Dr. Jose Rizal, malalaman ho natin sa sulat. Ito po ay naka-address sa pamunuhan na naglalayong huwag nang ilabas ang ating pambansang bayani sa primary. Sapagkat ngayon daw po ay pasukan, marami ho siyang natututuran doon. Kaya naman ho, pero maganda ho ang sinabi ni Mike kasi baka magpaputok yan ng baril ngayon dyan eh. Ang sabi ho ni Mike ay pwede naman hong ilabas kung mabibigyan ng espasyo dito sa ating bayan sa Santo Tomas. Gumagalang ho pamunuan ni Miguel Malvar. Ang susunod naman po ay ang kanyang legacy, ang kanyang pamana. Bilang tayo ay nagtatrabaho sa munisipyo, ano ang inyong iiwan kahit sa mababang, kahit po sa simpleng utility? Ako'y nakikisama kahit sa simpleng utility. Ibig sabihin ko, magtrabaho tayo ng ayos kasi tayo mapapagpulungan ng mga kabarangay natin, kababayan natin. Ano yung ipinakita mo habang ikaw ay nasa munisipyo? At ako po laging nasa isip ko, hindi ako laging nadidito. Kaya mas maigi yung ikaw ay walang kaalitan. O ikaw ay walang nasasagasaan. Para naman, paglabas ko dito sa labas, ay malaya akong makikipag-ugnayan sa aking mga kababayan. At ang panghuli ko po, ay ako po ay sino po mga magulang dyan? Alam ko marami, taas naman po ang kamay ng mga magulang na. Yung mga magulang, taas po kayo ang kamay. Hindi niyo po nalilimutan yun, nawawaglit sa inyong isip na si Rizal ay laging nasa inyong puso't damdamin. Iyan po'y malalaman nyo sa pagtatapos ng aking talumpati. I will never forget this day because this is the most
important calendar date of this month. Ako po ay magbabayad ng libro ngayon sa STA, yung may mga anak sa STA. Dalawa ho anak ko sa STA, ako po ay magbabayad. Eh hindi ho natin pwedeng pabayaan ang mga anak natin dahil ang sabi ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tatapusin ko na po at malumpati ko at ako'y babali pa kay Mayor mamaya. Thank you, I got it.